Hello. Ayan. Pag-usapan natin ang ex mo at ang ex ko. All right? Ngayong araw ang ating pag-uusapan ay ang ex-corp concept, no? Kung ang ex mo ay sinaktan ka, naloko ka, o kung ano man ang ginawa sa iyo ng ex mo. Well, ang ex ko ay minahal ko. Ang ex-corp concept. Alright? Share ko yung screen ko at ibabahagi ko sa inyo kung bakit ba napakahalaga na ex-corp concept sa buhay natin. Ayan. Share po ako ng screen. Yan. Ito yun nga po yung sinasabi ko sa inyo kung bakit napakahalaga ng ex-corp concept sa buhay ng tao. No? Now, anyway, gusto ko lang naman iparealize sa ating lahat. No? Na meron tayong dalawang line. Ito yung ex-corp na aking minahal. Kasi nung hindi ko pa talaga nakikilala ang ex-corp concept, talagang iba yung dating sa akin. Iba yung aking ginagawa. Anyway, ngayong ex-corp concept na ito, may dalawa siyang line, no? Meron tayong tinatawag na green line, which is our money line. Ito yung tinatawag natin. Goal natin na magkaroon ng malaking savings, no? At our retirement years. Meron naman tayong blue line, no? Ito naman yung ating responsibility line. Ayan. Na pababa naman siya. So ibig sabihin, yung ating responsibility habang tayo ay tumatanda at nagkakaedad, kinakailangan na pababain natin yung ating mga responsibility. Pero hindi po yan ang totoong nangyayari. Alam po ninyo, ang totoong nangyayari habang tayo ay tumatanda, pataas o palaki ng palaki yung ating responsibility. Alam mo tayo mga Pilipino kasi iba tayo kung pagmahal. No? Pero alam po natin na dapat ang atin pong pagmamahal ay may limitasyon din. No? Sabihin kasi natin tayong napaka-family-oriented nating mga Pilipino. Eh. Diba? Pero dito po sa ex-corp concept, ipinapaunawa po sa ating lahat na kinakailangan tayong magkaroon ng malaking savings sa ating pagre-retiro, sa ating taon ng pag-retiro. Okay? Kung ikaw ay 25 years old, sabihin na natin na ikaw ay nag-start ng iyong pagtatrabaho. Ayan, 25 years old, nung ikaw ay bata pa. So, kung mapapansin po natin, di ba? Wala pa po tayo halos savings. Ayan, ang baba-baba pa ng ating savings. Bakit? Kasi habang tayo ay nagtatrabaho, ang laki-laki, kita nyo, ang taas-taas ng ating mga responsibility. Ano-ano po ba yung ating mga responsibility? Ayan, tingnan po ninyo. Merong food, shelter, clothing, education, health, debts, ano yun? No? Ang taas-taas ng ating responsibility. Kaya hindi natin mapaangat yung ating money line, yung ating savings. No? Sa kabilang banda, no? Ang kinakailangan natin dito ay active income. No? Sa active income tayo umaasa, which is man at work. Kaya hindi natin mapalago yung ating money line. Ang taas-taas ng ating responsibility. Which is ang ating goal habang tayo ay tumatanda, habang tayo ay ang tinatahak natin ay ang pagre-retiro, ay magkaroon tayo ng big savings. Ayan. Yan po yung ating gustong goal sa ating buhay, magkaroon ng malaking savings. Pero alam niyo sa nangyayari ngayon, ano? Ang dami-dami kong mga kakilala. Ang dami-dami kong mga kakilalang halos kalahati ng buhay nila ay inilaan nila sa pagtatrabaho. Pagdating ng retirement years, wala pa rin po silang naging savings. Yun po yung pinakamasakit. Diba? Kasi hindi nila natutunan kung paano ba talaga pahalagahan yung kanilang perang pinaghihirapan. Anyway, dito sa ex-corp concept, big savings yung ating gustong goal pagdating ng ating retirement years. At mapababa naman natin yung ating responsibility. Kasi dito sa ating ex-corp concept, no? Dito magkakaintindihan kung ikaw ba ay lolo o lola asset pagtanda mo. Yan, di ba? Kasi ang pinaka kakaiba, no?
Which is our reality. Ang reality ng ating buhay. Kapag ikaw ay tumanda na mayroon kang ipon, no? Ang bango-bango mo. Alam niyo yun? Ang bango-bango mo, totoo po yan. No? Pero pagka halimbawa, ikaw ay tumanda na wala kang maipon, magiging trip to Jerusalem po tayo. Yan po isang katotohanan. Marami na po akong nakita niyan. No? Ang atin pong ipinapaunawa, magkaroon po tayo ng sarili nating ipon habang malalakas pa tayo, habang kaya pa po natin magtrabaho. Ang pinapaunawa po sa atin, magtabi tayo kahit nakakaunti. No? Kahit nakakaunti, katulad po nung sa last video ko, at least 20% ng ating monthly salary yung kailangan natin itabi habang tayo nagtatrabaho. Yan. Anyway, big savings ang ating goal pagka tayo ay lumaki. No? Dito, kinakailangan na meron tayong passive income, money at work. Di ba? Yun yung magtatrabaho sa atin, kapalit natin kapag hindi na natin kayang magtrabaho. Di ba? Alam naman natin, kapag halimbawa umedad na tayo ng 65, 70, kahit gustuhin pa natin magtrabaho, pero hindi na natin kaya ng ating mga katawan, yun po yung masakit. Kaya habang tayo ay malalakas pa, no? Habang tayo malalakas pa, mag-ipon po tayo. Ito po yung pinapaunawa po ng ating ex-corp. Kung halimbawa 25 years old ka ngayon, mayroon kang 40 years na magtatrabaho ka at magtatrabaho at mag-iipon. Yun po yung goal natin. Pinapaunawa pa, kung halimbawa naman ikaw 50 years old na, ilan na lamang po yung iyong panahon, ilan na lamang po yung taon, yung iyong time para ikaw ay makapag-ipon. Diba? Pero habang tayo ay malalakas pa, mag-ipon po tayo. Yun pong pinapaunawa ng X-Corp concept. Kaya alam nyo, kasi dito sa X-Corp concept, dalawa lamang po yung tanong. What if you died too soon? Paano ang pamilya mo? Sino ang magpo-protect sa kanila? Alam niyo ba kung ano ang kailangan nila? Ang kailangan nila ay instant money, income replacement, na sinasagot po yan ng insurance. Alright? Ang insurance po kasi para lang ikaw naghuhulog sa isang box. No? Hulog ka ng hulog sa isang box. At kapag ka ikaw ay maagang kinuha ni Lord, yung inihuhulog mo sa box, yun yung mapapapunta sa pamilya mo, kapalit mo, at ikaw yung mapapapunta dun sa box. Yan po ang kahalagahan na meron pang life insurance. What if you live too long naman? Di ba? Ang tayong lahat, gusto-gusto natin na humaba yung ating buhay. Wala pong duda dyan. Gusto po natin humaba ang ating buhay. Pero ang masakit po niyan, gusto man nating humaba ang ating buhay, kung wala naman po tayong naipon, paano naman po yung ating mga kasamaan? Diba? Ipinapaunawa lamang po sa atin na halimbawang ikaw ay nagretiro ng 65 years old, binigyan ka pa o binayayaan ka pa ng Diyos ng 30 years old, ginawa kang 99, sabihin na natin, or 95, or 100 years. Diba? Ang haba na ang iyong ipag na wala kang hanap buhay, na wala kang income. Kaya kinakailangan po natin dito, meron po tayong passive income na money at work, na ito po yung magre-replace. No? Siya naman po yung papalit sa atin kung hindi na natin kayang magtrabaho. No? Kasi sa buhay ng tao, alam niyo po, pagka ikaw ay naging libtulong, ito po yung passive income or money at work. Yan po yung puprotekta sa atin kapag tayo ay humaba ang buhay. Ayan. Sana po meron po kayong natutunan sa aking ex. Di ba? Ang ex ko po, ayan po yung ex na aking minahal. Di ba? Ipinaunawa po niya sa akin na habang ako ay malakas pa, habang ako ay bata pa at kaya pang magtrabaho, ipinaunawa po niya sa akin na kailangan ko ding mag-ipon habang ako ay nag-i-enjoy. So yan lamang po. Maraming salamat. At kung anyo pong gusto tayong bisitahin ng aking channel, Kuya Arbs, ayan po. At meron din po akong FB account, Arvin Ilaw Napa, kung gusto niyo pong magpa-coach sa akin about financial education. Ayan. So dito na po natatapos. Maraming pong salamat at sana po minaibahagi ako sa inyo ng maayos. Alright? Sana po may natutunan kayo. Salamat!